tatay ko ay construction worker, nanay ko naman po ay isang kasambahay dito sa Maynila. Kaya lumaki po ako na sa tita-tito po ako at lumaki kaming magkapatid. So talagang ano po, talagang naranasan ko po talaga ang hirap ng buhay. Okay? Na pangarap po namin na makahiga kami sa kutsyon na nahigaan. Pangarap po namin magkaroon ng TV kasi nakikinood lang po kami ng TV sa kapitbahay. Ayan, pangarap po namin maging simentado yung bahay namin kasi parang bahay kubo po yung bahay namin. So, ganun po yung ano. Kaya maliit pa lang ako, nangangarap na talaga ako na umasenso talaga sa buhay, guys. Kaya napunta ko ng Maynila at age of 15 at nagtrabaho na po ako sa isang grocery store. Yan, umabot po ako ng 3 taon doon. Then after ko po mag-work doon, nag-aral po ako ng nursing assistant, nursing aide. Kasi pangarap ko po talaga maging nurse at pangarap ko po nakaputi na uniform. At ang mindset kasi ng pamilya natin, mag-aral kang mabuti para maghanap ka ng magandang trabaho. Diba? So, ang sipag ko mag-aral guys. Kasi from grade 1 hanggang grade 3, first honor ako. Grade 4, second honor. Hanggang honor ako hanggang high school. So, yun po yun. Kung sa pasipagan sa pag-aaral na pakasipag ko kahit nasa loob ako ng jeep, nasa CR ako, nag-aaral ako habang naglalakad ako, ganun. So kung yun pala ang basihan guys para umaman ka, siguro ang yaman ko na po talaga dat. No, kasi napakasipag kong maaral at saka ang laki ng grado ko. 'Di ba? 95, 96 na ganyan. Tapos nung nag-aral ako ng nursing aid 2 years summer in Laguna po kasi sa Cavite po ako nagtrabaho eh. So nakaipon din po ako doon sa yun yung ano ko, pinang tuition ko. Tapos yung ibang mga sahod ko pinapadala ko talaga sa pamilya ko yon. Ayan, so nung nag-aral ako ng college, grabe po kasi ang dami ko din pong mga awards that time. Ayan, so nakapag-duty din po ako sa mga hospitals. Ayan. So kung yung basihan pala na yung malaking grado para kaya yaman, edi sana mayaman na ako pala dati pa, no? Pero hindi. After my graduation, ang dami pong mga nursing aide at saka nurses and caregiver na walang trabaho. Kaya napilitan po ako na mag-apply, na tanggapin po yung offer sa restaurant. So doon po ako tumagal ng 5 taon, guys. So, thanks God naman kasi naparesign ko naman yung mama ko sa trabaho niya as katulong. Ayan, so nagtrabaho ako sa restaurant. Sabi ko pang nagtrabaho ako, stop na talaga si mama magtrabaho kasi ano na siya, magsi 60 na siya that time. So, 60 years old na siya that time. So, kung andyan pa yung mga magulang mo tapos nagtatrabaho pa siya, kailangan mo po talagang magsumikap bilang anak kasi ano eh, lalo na kung 50 plus, 60 years old na yung mga magulang mo, tapos nagtatrabaho pa ngayon, di ba? So, ikaw yung mas bata-bata, hatawin mo yung empowered consumerism. So, yun po, kasi si mama ko, 30 plus na po siya nag-asawa. More than 30 na po siya nag-asawa po yung mama ko. Kaya po, ako po yung panganay sa pamilya. So, ako po yung tumayo na breadwinner kasi at age of 17, namatay po yung father ko. Kasi as construction worker, marami po siyang mga complication na nakuhang sakit dahil po ang hirap po ng trabaho ng pagiging construction worker. May kilala ba kayong construction worker? May mga construction worker ba dito? So, ayun. After my graduation, napadpad ako sa restaurant. Doon ako tumagal ng 5 taon. And nung nag-aaral ako, na-invite na ako sa networking company. Pangalanan natin na DXN. Napaka-allergy ko sa networking company. Tapos, kasi parang feeling ko, kadiri. Parang ganun, di ba? Networking, kadiri. Di ba parang, parang iwas ka na kapag may recruiting talaga, lalo na kapag may puhunan ka, di ba? So, ganun. Kasi allergy ka talaga. Pero nung nagtrabaho ko sa restaurant, so, yan, ito po yung work ko sa restaurant. So, receptionist po ako sa restaurant. After 5 years, na-promote ako as head receptionist. And then, iba't ibang lahi yung mga hawak ko ng mga customer. Ang dami kong regular guest. And then, napansin ko na yung manager namin, kung hindi ako mag-resign doon, si possible magiging manager ako doon. Yung manager namin nagko-commute.
manager namin nangungutang, manager namin stress na stress, sa magkano lang yung sahod, di ba? So sabi ko, ito ba yung magiging future ko? Kaya I pray to God na bibigyan niya ako ng opportunity na pwedeng ikabago ng buhay ko. And yun po, ang nakita ko is empowered consumerism. So ginawa ko siyang part-time for 1 year. Grabe guys ang nangyari kasi six months na po, naging silver executive ako. And then after 1 year, nag-decide na talaga ako na mag full-time dito sa empowered consumerism kasi hindi na talaga ako masaya sa trabaho ko. At nakita ko talaga na wala naman talagang asenso at saka dito talaga ako yayaman sa empowered consumerism. Yan, so yung journey ko na pag full-time, nung nag-full-time na ako guys, 3,000 lang yung pera ko. And ang tangi-hawa ko lang talaga yung lakas ng loob, tibay ng dibdib. Yun lang talaga. Sabi ng upline ko, Giselle, mahihirapan ka dito, maubusan ka ng budget, magugutuman ka, kaya mo ba? Sabi ko, yes, upline, kaya ko. So ginawa ko, nag-training ako for 1 week na straight sa office kasi dati may seminar pa that time. Tapos, training ako ng training, iba't ibang speaker yung pinapakinggan ko. Hanggang sa lumakas ang loob ko talaga na mag-decide na mag-full-time talaga, 3,000 lang yung pera ko. And ako pa yung breadwinner sa family namin. Ayan, and ito yung mga, lahat ng training hindi ako nawawala sa BMS, sa leadership, everything. Yung mga nandyan, wala na yan ngayon, pero ako nag-stay pa rin hanggang ngayon. So, ayan, so nakakatuwa. 2014 ako nag-full-time. 2015 na ilabas namin yung first car namin sa Empowered Consumerism. So Mitsubishi Mirage, cool silver. Yun po, sobrang baliw na baliw yung mga leaders ko. Ayan, everyday may pay-in sampo, 15, 20 packages. Yun po yung kasagsagan nun. Tapos, ayan, 2016 naging gold executive po ako ng company. Lahat din, yung mga kasama ko dyan ang natira na lang po. Si Mentor Mark at saka yung mama ko, yan po, left and right sila. The rest, wala na yan, nagbalik empleyado, bumalik na ibang, lumipat na ibang company siguro or hindi ko alam. And ito yung nakakatuwa kasi after 3 years, 2017, nahit ko yung first million ko sa Empowered Consumerism. So I was awarded as one of the youngest millionaire circle ng Empowered Consumerism. So sa Philippine Arena po yan, kaharap ng 55,000 katao. So grabe, sobrang fulfilling kasi ang dami kong pinagdaanan bago ako nag-millionaire circle. Ang dami kong iyak, ang dami kong sakripisyo, ang dami kong puyat. Bago mo ma-hit yung first million mo, grabe yung eye bag mo, magiging shoulder bag talaga yan. Yan, pero worth it talaga. Grabe yung hataw talaga na ginawa ko bago ko na-hit yung first million ko talaga dito. And 2018, yan, naging part ako ng Global Ambassador. Thanks God kasi binigyan tayo ng mga leaders talaga ng mga sobrang lulupit. Kaya ang bilis ko din naging Global Ambassador after 4 years lang. And Boracay Travel, ito naman yung mga local travel. So 3 beses na ako nakarating ng Boracay. Una, kasama family ko. Pangalawa, libre ng Empowered Consumerism. Pangatlo, libre po ng Ultimate Eagle International. So last November 2021. Tapos, yung Coron Palawan travel ko, very exciting to kasi sobrang ganda ng Coron Palawan, guys. Sobrang, wag mong limitahan yung sarili mo, guys, hanggat nandito kasi Empowered Consumerism, seryosohin mo to kasi mararating mo talaga to, guys. Kasi dati lang din naman ako nangarap na makarating din ako sa mga lugar na to talaga. Kasi sino ba naman ako dati, Ultimo Batangas, hindi ko marating. Pasay restaurant lang ako, Pasay restaurant. Yan lang yung ano ko, boarding house, bahay. Pero nung nag-empowered consumerism, lumaki yung mundo ko. Yan, ito naman yung international travel ko, yung Hong Kong travel. So, 2 beses ako nakapag-Hong Kong. Una sa libre ng empowered consumerism. Pangalawa, libre naman ng Ultimate Eagle International. Grabe, no? Kaya love na love ko talaga ang UEI, guys. Ayan, napaka-loyal ko talaga at napaka-loyal ko sa UEI at napaka-loyal ko talaga sa Empowered Consumerism. Mahirap talaga siyang iwanan, guys. Ayan, so Macau travel. Ito naman yung travel ko sa Macau. Grabe, no, from Hong Kong, nag-Macau kami.
Ay, sobrang ganda ng Macau, guys. As in, dito mo makita yung iba't ibang klase ng hotel na sobrang ganda. And yun, Malaysia Travel. Ayan, UEI din po ito. Kasama ko yung UEI dito. At napakaganda ng Malaysia, Malaysia talaga, guys. Sobrang mura lang ng food. Sobrang mura lang ng mga bilihin. Sobrang linis ng paligid. Sobrang ganda ng lugar at mababait yung mga tao. Yan. And ayan po, ayan, dahil po, ayan, 2020, pandemic po, nailabas ko yung second car ko. Ito po si BB Angel, na may rooftop po ito, and then automatic, and then para siyang sports car. Ayan, sobrang love na love ko to, at sobrang ganda. Sobrang gustong gusto ko tong sasakyan na to, kahit na second hand lang siya. Pero ang tibay ng makina, nakarating na to ng Nueva Ecija, nakarating na to ng Nueva Ecija, but Cavite, Laguna. Ang layo na nang narating nito, Tanay, kung saan saan ang tibay nitong sasakyan na to, guys. Kaya dito din lumaki yung ano ko, full-timers ko sa sasakyan na to. Ayan, pandemic check. Ayan, 100,000, 1 month income ko. Nagpa-checky ako. Sinubukan lang natin. Nag-try lang ba? And lifestyle and transformation. Wala kang choice kapag nandito ka sa empowered consumerism. Gaganda ka, kikinis ka, at mag-iiba talaga yung lifestyle mo. Grabe, guys. Kasi sino bang mag-aakala na ilang taon na ako ngayon, pero parang mukha lang akong 21. Mukha lang akong 23, di ba? Dahil yan sa empowered consumerism, di ba? Tapos, ito yung office ko, ito yung condo ko. Napangarap ko lang dati magkaroon ako ng office kasi nakita ko yan sa mga top earner, and din nangyayari na rin sa akin, kaya walang imposible talaga. Ayan, sa mga awards naman, 18 apps. Anong 18, ano, Prop July? Yun, so, ito naman po yung ano, mga awards natin. So naging top 500 na tayo sa EC. Yung award ko ngayon sa UEI is Bronze Awardee. Nag-hit ako ng 200,000 or Silver Awardee. So naniniwala ko na mai-hit ko to this year dahil ang laki po ng kitaan natin ngayon sa EC-verse, Neoverse, diba? So humahataw din po ako ngayon sa pagdi-directs kasi para hindi po tayo mapag-iiwanan. Diba? And ito naman po yung team ko, ayan, so ang SMI family. So, i-discuss ko sa inyo na, ayan, ang SMI family, meron na po akong downline na nag-launch sa UEI, which is ang UEDI, headed by upline Jera Vidoldol. She is a 16-year-old OFW from Bahrain, 16 years. And umuwi siya sa Philippines, nagpa-check siya ng unang check-in niya with 300,000, pangalawang check-in niya 300,000 ulit. Pangatlong check-in niya nung umuwi siya dito na nag-forgood na siya last December 2020, ang check-in niya is almost 800,000. Yung check-in niya, tapos yung asawa niya nagpa-check-in na 100,000. Tapos nag-forgood na siya dito. Millionaire Circle na rin siya, Global Ambassador na rin siya, at yun nga, nag-launch na rin siya sa UEI, yung UEDI family. Tapos, under sa SMI, meron akong 12 official head alliances. Yan po yung under sa SMI. And then, meron din akong co-founder, dalawa. Meron din akong limang emeritus. Meron din akong walong V8. Apat na fellow. And I think 10 or 15 na directors club. Then, 12 official head alliances. So, yun po yun. And yung team na to, consistent lang ako nagpapa-meeting sa kanila, and then yun po, nagpapakain, nagpapa-meeting, ito po yung mga events namin. So yearly meron kaming Thanksgiving, yearly meron kaming planning, and despite of all the challenges and napagdadaanan natin, struggles, nananatili pa rin siyang matatag at naging stay pa din talaga ang grupo ko kasi nilalaban at nilalaban ko yan kahit anong pagsubok na dumating, kahit na nagka-ano-ano ka na, 'di ba? Nagka-COVID na, anything, kung ano man yung mga challenges, talagang nagstay pa din talaga kami. So thanks God, thank you Lord talaga sa tibay, sa strength na binigay niya talaga sa akin at saka sa team ko. Ayan, of course, syempre, naging matibay din siya dahil sa napagandang sistema ng Ultimate Eagle International.
Ayan, and ayun po, bago tayo magtapos, meron akong babasahin na verses. So, Psalm 46 verse 10, be still and know that I am God. So, whatever man po, kung ano man yung mga pinagdadaanan nyo ngayon sa lahat po ng mga full-timers na nandito, sa lahat po ng mga OFW, sa lahat ng mga full-timers, marketers, part-timers, lagi mong tatandaan na hindi mo naman to gagawin mag-isa. And kasama mo yung upline mo, kasama mo yung mga mentor mo, ayan, kasama mo yung team mo sa pagkuha ng pangarap mo. And of course, kasama natin yung grand upline natin na nasa taas, 'di ba? Yung creator natin, yung Father God natin, na ano man yung mga pagsubok na pagdadaanan mo, hindi naman yan ibibigay sa iyo kung hindi mo yan kaya. So pangahawakan mo yung faith mo talaga na magiging successful ka dito. Kung gusto mo, ipagdasal mo yung pangarap mo, iyakan mo yan, and then sabayan mo talaga ng matinding massive action talaga. Okay? Kasi ako, dumating din sa point na iniiyakan ko talaga yung mga pangarap ko kasi gustong-gusto ko talaga maging successful dito. And yun, unti-unti niya talagang binigay sa akin. And ito, sabi ni J.K. Rowling, siya po yung pinakamayaman na author sa buong mundo. Kung alam niyo si J.K. Rowling bago siya naging successful, I think mga nasa 20 to 50 publisher ang nireject yung Harry Potter niya na book. Siya po yung author ng Harry Potter. Pero tingnan mo naman ngayon, she is now the most powerful and the most influential and the most richest author sa buong mundo. So dumaan siya sa sobrang daming rejection at discouragement, 'di ba? Sabi niya, we do not need magic to change the world. We carry all the power we need inside ourselves already. We have the power to imagine better. Okay? So, i-cultivate mo yung power inside yourself because you have the power. Don't compare yourself with other people. Ayan, huwag mo ikumpara yung sarili mo sa iba. Kasi may pagkakaiba talaga tayo. Marami tayong pagkakaiba. Meron akong galing na wala sa'yo. Meron kang galing na wala ako. Kailangan mo lang ma-discover yun. Kailangan mo lang ma-cultivate yun at mailabas mo talaga yun. Yung skills, yun yun magpapayaman or yung meron ka talaga sa sarili mo. Diba? So, yun po. Kasi kung si J.K. Rowling nga duman sa maraming pagsubok, maraming rejection, pero ngayon, siya na yung pinakamayaman na author sa buong mundo. Kasi yung Harry Potter, nireject yun ng maraming beses. Pero tingnan mo naman ngayon, sobrang sikat na sikat yung Harry Potter, di ba? So, yun lang. Di ba? And, ayan, don't forget to follow my fan page. Ayan, Princess Giselle Cagadas. Yan, nagbabasa po ako doon. Nagpo-post din po ako doon. And my YouTube channel, yan, Princess Giselle Cagadas. And my TikTok also, you can follow me also in TikTok kasi may mga pinopost din ako doon na nakaka-inspire din. Yung mga travels and everything. Alright, so thank you and more power. So siguro kung meron po kayong question, mga 3 questions, ayan kasi may mga OFW na rin po dito na mga natutulog. Yan, so alam kong pagod po sila. And then pati din po mga full-timer natin, di ba? Pagod din po sa mga hataw nila. Pero congratulations because you stay. Nag-stay kayo sa ano natin, sa training, sa sharer natin. I hope na na-inspire ka na pwede mong may apply sa network natin. And darating yung time na ngayon nakikinig ka. Ngayon nai-inspire ka. Ngayon wala ka pang downline. After 3 years, after 5 years, after 1 year, baka nag-share ka na rin sa ibang grupo, baka nag-share ka na din sa UEI. At ako naman yung mai-inspire sa'yo at kami naman yung mai-inspire sa'yo at ang daming mo namang mai-inspire na tao. Diba? Kasi alam nyo ba guys, yung sharer kanina sa UEI Weekly Zizel, kung nanood kayo ng UEI Weekly Zizel kanina, yung sharer doon, sobrang nagulat din ako kasi dati lang din siyang nagtatanong, dati lang din siyang nangungulit sa amin, nangungulit sa akin. Makulit kasi yun eh, yung sharer kanina sa UEI Zizel. Pero tingnan mo naman ngayon, di ba? Isa na siya sa sharer ng UEI. Kaya ganun lang guys. Umiikot lang yan. One day si Mylene Arquilla naman ang mag-share sa UEI. One day naman si Mylene Arquilla naman mag-share sa SMI. Di ba? One day naman si
si Upline Marlo naman ang mag-share sa grupo natin. Who knows? Sa grupo namin, di ba? Kasi si Prof. July, di ba? Sinong mag-aakala na magkakaroon siya ng sasakyan? Tapos, share na rin siya sa iba't ibang grupo. Naging share na rin siya sa grupo namin. So, ganun lang po, guys. Kaya, wag na wag lang talaga kayong bumitaw. Ipaglaban nyo lang talaga yung mga pangarap nyo. Okay? So, yun. Balik ko na po sa ating napakagandang host. Ayan, thank you so much. So yung may mga question po dyan, so chat nyo po sa chat box natin. Three question lang po, Babs. Ayan, sana na-inspire ko sila, no? Ayan, nandyan pa ba kayo? So, andyan pa sila, Apps. So, type nga kayo ng yes kung andyan pa sila. Nakita ko talaga ito eh. Si Prof. Rolando, yayaman talaga ito ng todo eh, no? Ang lupit ang commitment nito eh. So, yan, yung may mga... Yes! At si Prof. Francisco Candelaria, shout out. Ito talagang mga matitibay eh. So, ayan, ito, Apps. Okay. May tanong. Okay. From Marlo Avila. So, ayan, good morning po, Apps. Tanong ko lang, paano mo po na-handle ang mga rejection at discouragement? Paano mo po napaglabanan? Okay, good morning po, Apps. Tanong ko lang po, paano mo po na-handle ang mga rejection at discouragement? Paano mo po nalalabanan? So, nalalabanan ko yung mga rejection at discouragement. Ayan, siguro pwede nyo pong i-take down notes or kaya yan ilista nyo. Ang ginawa ko talaga, guys, is hindi po ako nawala sa lahat ng mga trainings. Especially NICO training every Tuesday, nagne-NICO training ako. Every Thursday, nagsisizil ako. Lahat ng leadership and BMS training, hindi ako nawawala. So especially yung NICO training every Tuesday, dapat huwag kayong mawala hanggat hindi ka pa kumikita ng 100,000 per month. Yan, kailangan mong umatin ng NICO training talaga. Kasi dyan ka talaga titibay, yan talaga yung foundations mo. And ano po, pangalawa, iniwasan ko po na makinig sa mga negatibong tao. So iniwasan ko po yun na makipaghalubilo sa kanila. And hindi po ako nag-entertain ng mga negative thoughts. So, hindi po ako nag-entertain ng mga negative thoughts. Hindi po ako nagkipag-usap sa hub ng mga negative. Yan, yung mga may mga negative sa hub, di ba? Nag-usap-usap ng mga problema. Yan, umiiwas po ako dyan. So, yun. Don't entertain any negative thoughts. Ayan. So, yun lang. Yan. Thank you so much sa first question. So, ito, Apps. Pangalawang question. Galing kay Park Julius Galvez. And good morning, Upline. Ano po ang inspirasyon mo? Bakit mo ginagawa ang empowered consumerism? Salamat po. Ayan. Ano yung inspiration ko? Bakit ko ginagawa ang empowered consumerism? Ayan. So, ano po? Kailangan po natin malaman kung ano talaga yung deepest reason natin bakit natin to gagawin. Okay? Ano ba yung reason mo? Bakit mo ba to ginawa? Hindi dahil lang ba sa wala ka lang choice, nahiya ka lang sa ate mo, sa kuya mo, sa jowa mo, nahiya ka lang sa kapatid mo, nahiya ka lang sa upline mo, may gusto ka lang sa upline mo, may gusto ka lang sa downline mo, mababaw yun. Diba? So, kailangan, sa akin kasi ang inspiration ko dito, kagaya ng sabi ko, mama ko is may edad na. So, 60 plus na yung mama ko nung naging power consumerism ako. Kaya, sabi ko, gusto kong makita ng mama ko yung ma-award din ako sa Millionaire Circle, Global Ambassador. Gusto ko na maranasan ng magulang ko yung kaginhawaan ng buhay. Kaya binilisan ko talaga na magkaroon ng resulta dito sa empowered consumerism kasi wala na akong tatay eh. So dapat kayo din alam nyo kung ano yung deepest reason nyo. Tapos inspiration ko pa, syempre, hindi mo pwedeng iasa yung buhay mo kahit kanino. You are the responsible of your success. No other people who is responsible of your success. Tama po ba? Walang ibang kukuha ng success mo kundi ikaw. So you should be responsible talaga. Walang ibang magsusumikap kundi ikaw.
yung buhay mo kapag nagkakaedad ka na, lalo na kapag going 30 ka na, 'di ba? Mag 20, 27, 28, 29, 30 ka na, 25 ganyan. Hindi ka pwedeng maglaro-laro, hindi ka pwedeng isisihin mo yung buhay. Kasi kung 30 ka na, wala ka pang sasakyan, wala ka pang sariling bahay, wala ka pang savings, 'di ba? Maalarma ka na, 'di ba? Tapos kaya nga sabi ko nga, if pwede kong ibalik na nagkakaedad ako ng 20, 21, 22, 23. Kasi hindi pa talaga ako ganun kaseryoso sa buhay. Masyado pa akong nakafocus sa love life, sa mga jowa-jowa, sa mga landi-landi, di ba? Kaya ang masasabi ko sa mga kabataan na nandito ngayon, ano muna, kumbaga, learn to priority kung ano yung priority mo talaga sa buhay mo. Kasi, syempre, pinagdaanan din namin yan eh. Pero sabi ko nga, kung pwede lang ibalik, e di sana, ang swerte ng mga kabataan ngayon na maagang nakita ang empowered consumerism, sana magseryoso kayo. Sana seryosohin nyo. Kasi pag nagkaedad kayo ng 27, 28, 30, manghihinayang kayo sa panahon na sinayang nyo. Kasi ako sinabi ko talaga sa sarili ko, at age of 30, dapat Millionaire Circle Global Ambassador na ako. Nahit ko po yun lahat. So, nahit ko yun lahat bago ako mag-30, naging Millionaire Circle. Wala pa nga akong 30, nag-Millionaire Circle na ako, nag-Global Ambassador na ako eh. Diba? So, dapat ganun po kayo. Dapat inspired na inspired kayo sa pagkuha ng goals nyo. Diba? Kasi, hindi din kasi po pwede na iasa mo yung ano mo, yung sarili mo sa magiging jowa mo. Diba? Iasa mo yung future mo sa magiging asawa mo, sa magiging boyfriend mo, sa magiging girlfriend mo. Tama or tama, iba pa din kapag may pera yung babae, iba pa din kapag may pera yung lalaki. Tama? Na hindi ka pwedeng umasa sa ibang tao. Ayan. So, yun lang. I hope na may natutunan kayo. Ayan, thank you so much sa pangalawang question. Ito, Apps, ating pangatlong katanungan. Matapos si Anyo, tumatawa sa ating Mylene. Nakaka-relate ata siya. So, ayan, ito, Apps. Ano naman yung sinabi ko, di ba? Hindi po pwede na ano na umasa ka lang para sa partner mo, di ba? Iba pa rin yun kapag may sarili kang income, may sarili kang pera, di ba? Tama, Apps, tama. So, diba? So, ito, Apps, pangatlong katanungan. So, good morning po, Apps. Ano po yung commitment mo na lagi excited ka araw-araw? Okay. Ayan, so, good morning po, Apps. Ano po yung commitment mo na lagi kang excited araw-araw? Ayan, yun po. Alam niyo po, sa pagdating sa commitment, kailangan ang commitment mo dito, do whatever it takes. Do whatever it takes talaga. So, since ang empowered consumerism ay ito na talaga yung bread and butter namin at ito na talaga yung pinagkukunan talaga namin ng source lahat, yung empowered consumerism. Kaya, sobrang love na love namin at sobrang mahal na mahal namin to. Mahal na mahal namin ang grupo namin. Dapat mahalin natin yung team natin. Mahalin natin yung UEI, mahalin natin ang empowered consumerism, pati mga leaders natin. Kasi yun yung source of income natin, yung negosyo natin. Kaya dapat ang priority talaga natin, yung commitment natin, isa, negosyo talaga. Diba? Sabi nga sa post, meron akong nabasa na unahin mo muna ang palakihin yung grupo mo, palakihin yung income mo, bago ka mag-focus sa jowa mo. Diba? So, ayun, yun yung ano ko. Kasi madali na lang talaga magkaroon ng jowa kapag nag-100,000 ka na per month. Madali na lang yun. So, which is true, diba? So, tapos, sa excitement level naman, ayan, so, paano ko namimintin yung excitement level ko? Ayan, so, lalo na kapag magtutok ako, ayan, lalo na kapag mag-share ako sa ibang team, kailangan motivated talaga ako niyan. So, lagi ako nanonood ng mga video. Lagi ako nanonood ng mga video ng mga Nico Training Upline Joseph Lim, mga mindsetting na Upline Joseph Lim, mga motivation sa YouTube, mga ganyan. Nanonood ako ng mga money attraction, nanonood ako ng mga The Secret, yun yung mga lagi kong pinapanood sa YouTube. Lagi po akong nagaganon-ganon. So, lagi po ako nagre-recharge. Ayan, so yun po yung charging ko talaga.
Ayan, tapos, ayun, so doon ko namimitin yung excitement level ko, but ulitin ko, lahat naman tayo, tao lang tayo, even uplines, may mga pinagdadaanan din yan. Pero hindi na namin kailangan sabihin po sa inyo, hindi na namin iparamdam sa mga leaders namin na may mga pinagdadaanan din kami. Kasi tao din naman po ang mga uplines. Okay? So, hindi perfect ang upline. Okay? May mga weaknesses din yan. Diba? May mga strength, may mga weaknesses, lahat naman po tayo. So, siguro, tingnan nyo na lang kung ano yung mga nagawa ng upline, na mga maganda, yung mga hindi, huwag nyo na lang kopyahin. Okay? So, ganun lang. Kasi usually, ang mga leaders, minsan lagi lang po tinitingnan, isang pagkakamali lang, yun na kagad ang nakikita sa upline, pero hindi nila nakita kung ano yung mga magagandang nagawa ng upline. Kasi kailangan mo din kasi dito maging artista, na kahit may mga pinagdadaanan ka, kapag nakita ka ng downline mo, power na power ka pa din. So ganun yon. So excited na excited ka pa din. So ganun po ang mga upline. Hindi mo pwedeng may pinagdadaanan ka, may problema ka na, ikukwento mo pa sa downline mo, tapos yung downline mo rejected na nga, di ba? So ikaw yung dapat na magpapalakas sa mga leaders mo. Kapag nakita ka talaga nila, nakita ka nila motivated ka, na kahit parang hinang-hina ka na, demotivated ka na. Pag nakita ka ng downline mo, power parts, grabe, ganun. Ganun po talaga. Hanggang sa nakalimutan mo na lang pala na, ay, may pinagdaanan pala ako. Kasi you act like walang nangyari, 'di ba? So ganoon. Like for example, nag-aaway kayo ng jowa niyo, jowa mo. Tapos kapag may downline, 'di ba? May downline, 'di ba? Kunyari okay kayo, 'di ba? Parang walang nangyari. Hanggang sa makalimutan mo na lang na nag-aaway pala kayo, pati na kayo, 'di ba? So ganoon. Ganoon. So I hope na na may natutunan po kayo. Ayan. So, pero pag wala pa kayong wala pa, huwag muna kayong magjojowa. Ako nga, hindi lang ako nagjojowa eh. So, yun, Abs, thank you so much. So, Abs, to po Abs, final question po Abs. Ano po advice mo sa mga FW, part-timer, marketers, and full-timers? Okay. So, advice ko sa, unahin ko sa mga part-timers na sabi natin sa local. O sige, part-timers o FW or nandito sa local. Kung gusto mong yumaman talaga, kung gusto mong yumaman sa buhay mo, maging successful, kailangan mong umalis sa comfort zone mo. Kasi ang comfort zone mo, yung trabaho mo, yung sahod mo. Diba? Kasi, wala naman talagang yumayaman kapag nasa comfort zone ka. Kasi ako nga, one year ako bago nag-full-time, di ba, nang hinayang pa ako, bakit hindi ako nag-full-time kaagad? Kailangan mo lang talagang matindi ng lakas ng loob talaga, tibay ng dibdib bago ka mag-full-time. Huwag kang matakot mag-full-time, di ba? Tapos, sa mga full-timers naman, marketers, kung meron pang mga sinusuportahan dito ng mga OFW, marunong ka namang mahiya, di ba? Kung, hindi ko alam kung may full-timers kayo dito or may marketers kayo dito. Tapos sinusuportahan ka pa ng upline mo, ng mentor mo. Tapos sinusuportahan ka pa ng OFW. Tapos kung kani-kanino ka lang nakikipag-chat, baka nakipaglandian ka lang sa mga prospects mo. Hindi naman business ang pinag-uusapan. Nagpunta ka sa mga dating sites, tapos nakipaglandian ka lang. Nag-jowa ka lang, di ba? Nag-BB-time ka lang. Mahiya-hiya ka din. Mahiya-hiya ka talaga. Kasi yung OFW, pinaghirapan nila yung support nila sa'yo. Yung upline mo, yung mentor mo na nagsusupport sa'yo, be thankful ka. Kasi baka marami pa yung ibang priority, tapos ikaw yung ginagastusan niya. Kasi marami din gastos ang mga upline. Gasolina pa nga eh, di ba? Gasolina, tsaka condo, whatsoever, pagkain, di ba? So, tapos sinusupport sa'yo. Marunong kang mahiya. Marunong kang maging responsible ka, maging konsiderasyon ka, 'di ba? Kasi baka mamaya nauna ka pang natutulog sa upline mo, tapos natutulog okay lang sa iyo matulog nang wala kang reserve kung full-timer ka, maling-mali. Kaya kung naglalaro ka ngayon, kung nilalaro mo pa yung network mo ngayon, magseryoso ka na simula ngayon kasi walang mangyayari sa iyo. Walang mangyayari sa iyo kung hindi mo talaga 'to siseryosohin. Dapat ang mindset mo dito,
kung bago ka or full-timer ka, hindi ka matutulog nang wala kang reserve. Ulitin ko, hindi ka dapat natutulog nang wala kang reserve. Yun dapat yung mindset mo. Kung gusto mo talaga magkaroon ng result dito. Tapos, yung ano mo, yung goal mo na star, kailangan mo talagang ma-hit yan, whatever it takes. Panggigilan mo yan kung nag-hit ka ng 5K, nag-hit ka ng 1 star, wag na wag kang papayag. Kasi kung hindi mo talaga hinihit yung goal mo, abutin ka ng 20 years, walang mangyayari sa'yo dito. Naglulukuhan lang tayo dito. Okay? Kaya, ngayon pa lang, kaysa umabot ka pa ng 10 years ang walang nangyari sa'yo, ano gusto mo? Magseryoso ka or hindi? Kailangan mo tong seryosohin. Kasi maraming nag-aantay sa'yo, lalo na yung mga magulang mo. Diba? Lalo na yung pamilya mo. Diba? And sa mga, ano, sa mga OFW, ayan, kailangan mo lang talaga ng matinding commitment na kahit alam ko na sobrang busy ka dyan, pero kapag may gusto, may paraan talaga na kahit na sobrang higpit ng amo mo, alam ko kayang-kaya mo talagang gawa ng paraan. Huwag mo lang din isa ay asa sa mga full-timers mo, kung may full-timers ka. Iba pa rin talaga yung hataw mo talaga sa sarili mo. At i-goal mo talaga na makapag-for good ka talaga dito sa Pilipinas. Kasi ang pagiging OFW is not a lifetime job. It's not a lifetime, diba? Kasi magkakaedad ka, mapapagod ka, magkakaugat ka, magkakavaricose ka. Yung mga anak mo lumalaki sa picture, yung asawa mo, lagi lang kayong video call. Sa video call lang kayo, video call tuloy, sa video call lang kayo lagi nakikita. Iba pa rin talaga yung personal na makakasama mo yung asawa mo sa kama. Diba? So, yun po. Iba pa rin yun. Ang hirap kaya maging LDR. Ako ayoko talaga na may jowa ko na malayo. Diba? So, lalo na kung ano, kasal kayo or mag-asawa kayo guys, lalo na sa mga FW dito. Ayan, ang dami na din kasi mga pamilya na winasak eh. Diba? Pag uwi dito, wala na yung asawa. Diba? Yung anak niyang dalawa, naging tatlo na. Diba? So, yun po. Kaya kailangan mo talagang i-mindset na ang buhay OFW is not a lifetime job. Diba? Kasi kapag nagkakaedad ka na, mahirapan ka na sa trabaho mo, papalitan ka na ng amo mo. Diba? Pag uwi mo dito, ano yung choice mo? So at least pag uwi mo dito, may empowered consumerism ka. Kailangan mo talaga itong seryosohin. Diba? So, ayun lang. Ayan, so maraming salamat. Thank you ulit, EMK family. Thank you kay Upline Doc Arthur Enricoso. And gamit na gamit din ako ng EMK, no? At least si Doc Arthur, gamit na gamit ko din. Ayan, so thank you so much po. I declare po na super abundance blessings and prosperity sa buong team nyo. Stay beautiful. Ayan, stay beautiful. Stay handsome. Ayan, stay healthy and stay wealthy and God bless and more power. Thank you so much, Brian. Ngayon nandito ka na. Aatras ka pa ba? Well, Aplay, bago ka po mag-live, so meron pong munting regalo para sa'yo. And certificate of appreciation. The certificate is proudly presented to Mrs. Giselle Cavadas. The certificate will thank you for your outstanding support of EMK Mega Season. As our special guest cheerer during United Millionaires Kingdom, giving this 20th day of January 2022 at EMK Zoom meeting. Thank you for your humble service. Inspiring us. EMK founder, signed by Arthur Enricoso. Hindi ko kasi nakita eh. Thank you po, Prof. Mylene. At maraming salamat po sa certificate. Napakaganda ng message na inyong certificate, guys. Thank you so much, Pops. So, yun, Pops. Picture. Alam nyo, actually, inaantok na talaga ako, pero talagang nakikerry ko pa din. Iba talaga. Labas niyo yung puso nyo.
so. Thank you, Apdicel. Welcome, Prof. Thank you, Ap. Salamat, Shopee. Mayan! Dapat meron din kami mega, ano, mega sisil ngayon, pero binago ko. Easy time. Okay. 1, 2, 3. Sa lahat ng kumaten. Closing prayer. Prayer for freedom. Today, Creator of the universe, we ask that you come to us and share with us a strong communion of love. We know that your real name is love, that to have a communion with you means to share the same vibration, the same frequency that you are. Because you are the only thing that exists in the universe. Today, help us to be like you are, to love life, to be love. Help us to love the way you love, with no conditions, no expectations, no obligations, without any judgment. Help us to love and accept ourselves without any judgment. Because when we judge ourselves, we find ourselves guilty and we need to be punished. Help us to love everything you create unconditionally, especially other human beings, especially those who live around us, all our relatives and people whom we try so hard to love. Because when we reject them, we reject ourselves. And when we reject ourselves, we reject you. Help us to love others just the way they are, with no conditions. Help us to accept them the way they are, without judgment. Because if we judge them, we find them guilty. We blame them, and we have the need to punish them. Today, clean our hearts of any emotional poison that we have. Free our minds from any judgment so that we can live in complete peace and complete love. Today is a very special day. Today, we open our hearts to love again so that we can tell each other, I love you, without any fear and really mean it. Today, we offer ourselves to you. Come to us. Use our voices. Use our eyes. Use our hands. And use our hearts to share ourselves in a communion of love with everyone. Today, Creator, help us to be just like you are. Thank you for everything that we receive this day, especially for the freedom to be who we really are. Amen. Mom.
Thank you so much. Thank you so much. Thank you.